So what's up mga sir, nandito naman tayo para sa panibagong video. So for today's video, maglilinis tayo ng caliper at magpapalit din tayo ng brake pads. Ito sa ating R3. So meron tayo dito ang panglinis, parts and brake cleaner ng Yamaha. So meron tayo dito na grease. Yan, so tara. So kahit itong tornilyo lang na ito ay yung ating tatanggalin, malilinis na natin siya ng buo. So yung mga sir, natanggal na natin itong caliper. Ayan. Palilinisin lang natin ito. Ayan. Bago natin ibalik itong piston, kailangan nalinis na siya ng payo. Sa pads naman natin, sa kapal niya pwede pa ito. Pero papalitan na rin natin kasi yung itong caliper natin, ayan, yung piston niya sobrang labas na. So baka masira pa pag lumabas ito. So yan, linisin na natin. So ito yung parts and brake natin. Yan, panglinis ng ano, caliper natin ngayon. So ito mga sir, ito na yung ating caliper. So hindi na natin siya masyadong nilinis. Puro alikabok lang rin pala yung mga nandun. Pero kung madumi na yung sinyo, effective na to panglinis. Tapos dahil sa 16,000 pa lang yung tinakbo ng motor ko, ayun, di na rin ako naglagay ng grease dito sa loob nito dahil maganda pa naman yung play niya. Ayan, hindi siya nag-stack up. Ganyan din sa taas, malinis pa yung loob. Binuksa ko kanina, okay pa. So yun, i-atras ko na lang yan to. Babalik ko dahil malinis na rin yun. Tapos ikabit ko na lang yung pad. Linis na rin yung guide nya. Yan. So puro alikabok lang pala. Sa brake pad naman, yun, so palitin na talaga. Ayan. So ito yung luma. Mali. Ito yung kabilang side. So ito yung luma, ito yung bago. So talagang palitin na siya. Ayan. So yun, balik na natin mga sir. So mag-grease na lang siguro tayo ng ano, konti. Maganda pa yung play eh. So yun mga sir, nabalik na natin yung piston. Na-atras na natin siya. So bago nyo i-atras to, i-check nyo rin yung reservoir. So yun, buti na lang, sakto-sakto.
hindi siya tumagas. Napuno eh. Ayan, napuno siya. So yun. Pwede na ito ibalik. So yun na, nabuksan na rin natin itong caliper. Lagyan na rin natin siya ng grasa. Konting pahid lang. Para mag-stack up naman pag sobrang dami. So pag ibabalik ko ito mga sir, kailangan tuyong tuyo. Walang maiwang langis dahil once na may nalagay niyan, kahit konting konti lang, sira ang preno. Hindi kakapit. Kahit yan ang bleed ang gawin. Brembo ya. So yung mga sir, tapos na natin siya ang dinisen. So i-try natin kung mag-play yung preno. So preno natin. So i-play siya. Di ba nalata pero may galaw siya sa actual. So yun mga sir, salamat sa inyong panonood. Tatapusin na natin dito yung ating video. So kita-kits ulit sa susunod na DIY. Peace. May next DIY na naman tayo. Pwedeng MotoGP ship or mismong ship pedal kakabit natin dito para wala na siyang rod. So silipin natin. So ito na yung tatanggalin natin. Tapos ito yung kakabit natin sa abila. So kita-kits.